Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Online way of living na naman po. At ito ay gagawin natin sa loob lamang ng counting panahon. Online way of living, the Islamic way. So ngayon po, mga kapatid sa pananampalataya, mga Muslim, yung ating mga may katungkulan, mga ustaz, mga ulama, ang aking maligayang pagbati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat ng mga hindi pa Muslim na mga nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. So, marami tayong pwede pag-usapan. Pero dahil sa nalalapit na po ang Pasko at New Year ng mga Kristiyano, ay gusto ko pong ibagi sa inyo kung ano ang paniniwala nang katulad namin mga Muslim sa dalawang petsa na inyong isine-celebrate. Dahil siguro alam naman ng lahat ng mga Kristiyano o yung karamihan ng mga Muslim ay hindi po nag-celebrate ng Pasko or Christmas or Bagong Taon or New Year. At hindi po kami nakikibagi sa inyo sa celebration yan. Sabalit, ano ba ang attitude dapat ng isang Muslim kapag may isang kaibigan na Kristiyano or kung sino man na hindi Muslim na binati siya ng Merry Christmas halimbawa o Happy New Year? So, ito po ay ayon sa aking mga pag-aaral at ito po ay aking natutunan din na mas maganda na ang isang Muslim ay sumagot pabalik ng salamat. Hindi po ma-offend o hindi masaktan kung magkasabi ka sa isang Kristiyano, kaibigan mo na nagsabi na Merry Christmas sa amin, uy, wala kaming Pasko, wala kaming Christmas. Dahil hindi niya maintindihan ka agad. So, alibaba, kung may oras lang kami nagkita, pwede mong sagutin ng salamat. At pag may panahon ka na para ipaliwanag, uy, sabihin mo, nung binati mo ko, sinagot ko ng salamat ha, kasi ganito-ganyan. Okay, pwede mo nang ipaliwanag sa kanya. So, ganun din sa New Year. So, hindi natin kailangan bumili ng mga paputok o maganda ng mga Noche Buena dahil sa atin ang araw na yan ay mga ordinaryong araw lang. Katulad po ng birthday. Hindi rin tayo nag-aanda pag may birthday. Kahit na birthday pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po pinag-aandaan yan. Dalawa lang ang sineselebrate ng Muslim. Ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. So, yun lang po ang ating isineselebrate. Tandaan po natin na wala pa pong na sa mga Kristiyano, hindi po talaga, sabi nila, hindi po talaga December 25 ang kapanganakan ni Prophet Isa or Jesus Christ, alayhi salam. Sabalit, na, dahil sa yan ang kanilang nakagawian, at itong Pilipinas ay hindi naman Muslim country, so hindi talaga maalis na minsan may magbabati sa iyo ng Merry Christmas or Happy New Year. So, ito po ay aking opinion ko lamang po ito. Patawarin po ako ng kinakasabahan wa ta'ala at umingat po ko ng paamanin kung ako po ay magkakamali. Nasagutin na lang po natin ng salamat. For the reason na hindi po ma-offend yung nagbabati sa atin. Kasi baka po, pag hindi natin sinagot, baka ibang isipin nila. Pag sinagot natin ng kung ano pa man, baka hindi rin nila maintindihan. Pero yung salamat, kasi katulad ng, halimbawa, niyaya ka ng kaibigan mo na Kristiyano, na kumain, eh busog ka naman talaga, at talagang ano, ang unang mga sabihin, salamat. Kasi busog na busog, kumain na po ako. Diba? Pero nagpasalamat ka. Diba? So, yan yung disenteng pagsabi ng pagtanggi. Salamat. Ganon din po yan sa pagbinati ka. Sabihin lang natin salamat. Then, pag may pagkakataon, ulitin ko po, ipaliwanag natin yung kultura ng Muslim pagdating sa Pasko at sa New Year. So, para po sa lahat ng mga kamusliman, kailangan po nating mabuhay ayon sa turo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa sunan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan pong gawin natin ito para po sa ating pagsunod sa kanyang kapayagan.
Sapagkat dito sa lupa, ang ating inahabol, ang ating ginagawa ay para po tayo makapasok in siya aras, awat abang na dakit ng aras ng banal at aras sa kanyang paraiso. Kailangan sundin natin ang mga obligasyon natin. Katulad ng sala, katulad ng mabuting paggawa. Huh? Alam mo, yung simpleng pagbate ng Assalamu Alaikum, malaking bagay na po yan. Huh? Kung magagawa mo pang Assalamu Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, mas maganda. Diba? Lahat ng halal ay maganda sa atin. Kasi halal yan. Pero kapag ang halal ay naging dahilan para po makalimutan natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagiging haram na po yan. Insyaallah, sa maikling panahon na nagsalita po ako sa inyo at ako ay nakita ninyo, insyaallah po ay may naituro po ako kahit pa paano sa simpleng pamamaraan na aking nalalaman. Tawarin po tayo lahat ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Insyaallah, lahat po ng mga mananampalatayang Muslim ay makapasok insyaallah sa Jannah, sa paraiso, sa kabilang buhay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo. Allahu Akbar.